And nagbabalik na naman ang aking mahiwagang boses sa voiceover. And kung nagtataka kayo bakit hindi ko ginajump, dinodouble-double yung rollers na yan, it's because sobrang risky niya. Isang pagkakamali mo lang, malaking injury yung pwede mangyari sa'yo. And kaya hindi ko na pinilit kasi nakulangan na rin ako sa oras para practicing yun. And sabi ko, sige, feeling ko naman mabilis ako sa mga liko and ibang jumps na clear ko yung pan-tabletop. So sabi ko, okay, pwede na yan, sabi ko. And ayun na nga, hindi ko na siya jump. Maraming times na inisip ko, what if jumping ko na, ganyan. Pero pag nandun na ako, parang nakatagilid yung motor ko, parang hindi lalandang maayos. Talagang yun yung tumatakbo sa isip ko. So yung race na yun is first hit. And bigla na lang doon sumakit yung likod ko kasi nga, parang mula dyan, nakatayo na, tapos pagbagsak, tatayo na naman dahil yun yung tamang posisyon.
pag nag-motor, pag may jump, Diyos, sumasakit na talaga yung likod ko, guys. And may mga parts pa na may bumps sa mga sand section, ganyan. And last lap na, medyo maliit lang din yung racetrack, so 5 minutes lang yata or 6 minutes lang yung 5 laps ng ladies class. So kahit maliit siya, guys, kita nyo naman may flow. Hindi siya yung stop and go na racetrack. Dito yung part na sand, ayan, sand section. Pero nung time namin is parang hindi na ganun gabo. Kasi nung first day, nung Saturday, dun talaga siya sand. And then nung second day, inayos yata. So ayan, checkered flag na and like second place ako dyan. So, mem lang ang parehas na leading, yung first and second. So, maganda yung naging laban namin. Kung nakita nyo, may nag-inside, may nag-outside. So, feeling ko, para kaming pro. Like, maraming yung pro riders doon sa ginawa namin na yun. And, yun nga, nagkaroon ng accident. Sobrang unintentional naman. Obvious naman na hindi niya sinadya. Karoon ang kasama sa race yun, eh. Part of the race ang sumemplang, ma-aksidente. Pero, yun nga,
iba yung intentional sa unintentional. And obvious naman na unintentional yung kasi intentional yun. Siyempre, hindi naman niya gugustuhin na pati siya. So, okay lang yun. At yun nga, kinomfort ko siya. Kasi naalala ko nung bata ako, pag sumisimple lang ako sa ladies noon. Ganon din ako, umiiyak din ako noon. Tapos, ayan, sumimple lang yun. And then, so, nasa isip ko, parang, ano may para ako nawala sa sarili. Tapos biglang bumalik ulit na parang, ay, karera nga pala to. O kaya, habulin ko yung nasa harap talaga. Tapos ayan, nakikita ko naka-yellow flag. Parang, ah, hindi pa rin siya bumabangon. Tinitignan ko pa rin siya. Tapos umalis na ako nung nakita ko yung daddy niya. Kasi, ganun ako nun eh. Na pag nakita ko na si Papa, ah, okay na, dito na si Papa. Magiging okay na ako. Ganun ako nun. So, yun yung naisip ko na, na-feel na. And ayan, hinahabol ko na yung naka-two-stroke. Ayan, ang pangalan niya na Isay Pineda. Ayan. Mukha niyan si Zainab. Ano rin yan, Team Peria. Ayan. So, hindi naman siya overlap. So, hindi niya ako talaga pwedeng paunahin na tatabi siya, hindi. Pero sabi ko, Isay, sabi ko, nag-abot ako sa first. Isip-isip ko yun, pero nagsasalita rin ako dyan. Pero ang galing niya mag-block, so shoutout sa'yo, Isay Pineda. Ang galing mo mag-block ng linya. Galing niya, hindi ko siya ma-overtaken. And iniisip ko kasi na, ay, last lap na to. Sabi ko, kailangan ko na unahin si Isay, kailangan ko mahabot. Hindi ko alam actually kung pakilan ako dyan. Parang ang nasa isip ko yun, baka sabi ko pang 7, pang 8 na ako nun. Parang wala na akong pag-asa. Basta yung kusini nasa harap ko, habulin ko, sabi ko. Ayan, tumili ako dyan kasi guys, nalaglag ako. Nalaglag ako sa jump na yun. And ayan, tinitin ako si Shana. Wala na yellow flag. Ay, pala nga. Pero hindi ko na siya nakita dyan eh. Ayan, hindi ko na siya nakita dyan. Tapos ayan, sabi ko, malayo na yata yung third. Parang hindi na ako aabot, sabi ko. Kasi yung third, hindi ko na nakikita sa harap eh. Alikabok na lang yung nakikita ko eh. Pero alam nyo guys, nung time na yan, wala akong nararamdaman kahit anong sakit. As in, siguro yun yung tinatawag na adrenaline rush. Tapos paling pa yung gulong ko dyan. Pero sabi ko, jump ako, parang gusto ko umabol, abulin ko sino na sa harap ko. Ganun yung mindset ko nung time na yan. Kahit na parang, wala na, sabi ko, hindi na lang, pang 10 yata ako. Sabi ko, pang 7 na yata ako, sabi ko sa isip ko. And then, hindi na ako nag-jump kasi yun nga, paling na yung manibela. Ay, yung gulong pala, hindi na naka-align yung gulong. So, yun sa mga nagiging problema ng sumisimple lang na rider. And then, checkered flag. So, hanapin ko sana si Shana. Kaya lang, paglagpas ko dyan, sumakit na yung likod ko. Yung time na yun, tapos ayun, mayroon pang gumawa ng eksena doon sa finish line. Shout out to Janelle Saulog. Sasuggest ko talaga yun sa inyo, si Kuya DJ Eusebio. Yan. Napakaganda ng kuha, napakagaling. So, dyan makikita nyo malabo kasi guys, hindi ako marunong mag-save. And in-screen record ko lang, pasensya na hindi ako techie. And ayan, makikita nyo yung linya namin. Ang ganda na right, inside, outside. Tapos dyan, munti ko siya palang matamaan. Pero kasi yung buhangin, napunta ako sa kanya. Pero nakita nyo naman. Iniwasan ko siya hanggat kayang igiling yung katawan ko sa kabilang side. Giniling ko. And ayan, gabo lang pa rin gamit. Ito, second lap na to, hindi niya nakuha yung starting
Ayun na yan. Kasi kakatapos lang ng Provet and kinuna niya kasi yung Provet. And makikita niya yan, ang laking factor nung nadya-jump na yung rollers. Ayun. Pero sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, ayun, sinubukan ko pa i-jump pero nag-fail. At ayan, may onting whip by Ompong Gabriel. Ayan, na-inspire ako kay Ompong. Sabi ko mag-whip din ako. Pero nag-error lang talaga ako doon. Buti hindi ako sumimplant. And ayan, ang galit ng drone talagang bilib ako kay Kuya DJ. Talagang nakasunod lang sa amin. Mas maganda kasi yung sa pro dahil jump sila sa finish line and talagang nandun sa gilid ng rider. Ang galing talaga sa amin. Ayan, inside, outside, with Pia Gabriel and Shana Tamayo. Ayan, kitang-kita niyo naman. May lapper pala sa harap kaya hindi ko na-jinump. At siya naman yung nag-outside pa. Matama, outside daw kanina ngayon. Ayan, napunta na naman ako doon sa gilid dahil sa buhangin. So, mahirap kasing kontrolin yung motor sa sand section. And ayan, makikita niyo. Nag-aabol lang pa rin kami. Simple moments namin. Gusto ko lang mag-thank you kay Kuya DJ Eusebio sa napakagandang coverage. Sa mga tumulong sa amin, yung Marshall na nagtayo ng motor ko. Kuya, thank you sa'yo. Salamat sa tumulong sa amin. Nag-get well soon. Ang kamusta. Talagang maraming salamat. Sa staff sa hospital, salamat po. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!